Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sino po yung nag-report, ma'am? Two daw. Yung question ko lang po, among the given or the specified source of renewable energies, saan tayo dapat pa mag-improve po? Kasi yung hydro, I think yun. Hello. Ulitin ko, ma'am. Okay lang, ulitin ko po. Di ba may mga binigay po na mga renewable energies. I think yung iba doon medyo maganda na yung ano natin kalagayan, like hydro, no? Hydro. Pero yung mga iba doon, alin pa po yung dapat nating improvein doon, at ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makausad sa ibang ano pag-develop ng renewable energy po? Sir to down, no? Sige pa, sir to down. Yung ano, sir, to daw, yung ano po, yung sa tidal po, meron bang progress doon sa mga tidal or sa wave na ano, source ng energy? Sa Pilipinas na. Mm-mm.
Apo, ito naman po ay comment lang, no? Kasi I think sa pag-analyze ng mga ganyang ano, mga capital investment and mga ventures, it has to do always with the resources, 'di ba? Yung pera tsaka technology, no? Tsaka yung drive ng government to really what's really going to be prioritized. Kasi yung maganda yung mga technology, and if the technologies are not available in once in a country, madali lang naman yung solution, di ba? Kasi pera lang ang katapat niyan eh. You can buy the technology, you can hire the experts, di ba? And all the others. Kaya lang, yun nga, sabi mo, pag walang pera yung bansa natin, di ba, maghihikay tayo ng investors, and then yung mga investors i-evaluate nila kung magiginansya sila, di ba? Kung magbe-benefit sila. Because maglalabas sila ng pera, no? But if you are going to analyze those countries na merong source like yung China na may technology, di ba? They don't need to buy from others. They don't need to borrow money because they are the wealthiest country, no? So to speak. So marami silang pera, and they may technology sila, or nabibili nila yung technology sa iba, na de-develop nila, na improve nila. Kaya na masyado nilang na-utilize. At sa atin kasi, sabihin mo, wind energy o mga tidal, meron tayong mga tidal wave or mga wind. Kasi may wind map naman yan, diba? Sa Department of Energy. Kaya lang pag walang pondo, diba? Walang magpapondo ng project, mahirap nga umusad. Kasi normally sa Pilipinas, hindi lang naman government ang government is part of the equation, pero siyempre nandiyan yung mga private, 'di ba, sila Ayala, sila 'di ba, yung mga hawak nila Ramon Ang. So laging ganun yung sistema, laging may nag-i-invest kasi wala namang kakayahan yung gobyerno natin by itself to really fund the whole project. So yung mga private entities, pag hindi naman nila 'di ba priority yon, or sa tingin nila na pag gumawa sila ng mga feasibility studies, mukhang hindi sila kikita or hindi sila giginansya agad, hindi rin naman nila ipaprioritize. Parang ang naisip ko is kung mayaman tayo na bansa, sana 'di ba, kung marami tayong yung pera, makakabili tayo ng technology and ma-develop natin. We don't have to wait for other fundings, no, like China and the US or other siguro. Eh kasi tayo marami tayong debacle, marami tayong deficiency, di ba? Wala tayong masyadong pera, wala rin tayong technology, no? Parang yun ang nakikita ko. Pero meron tayong mga resources or pwedeng improvein po. Yun lang po yung nakikita ko na parang comment ko po. I think just to Opo, 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 opo. Opo. Thank you.
Apa mga ganun? Thank you.
Eh kasi na dulo na ano na nag nabubuhok na yung mga ano nilagay ko baka nag-drop na. Opo, present ma'am. Thank you.